Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 2 Corinthians chapter 8, verse 9. Hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. God's grace. Kailangan maunawaan po nating mga mananampalataya yung kahulugan ng salitang grace. Sa Tagalog po, ang salin po niyan ay kagandahang loob. At sa pamamagitan po ng grace, tayo po ay naligtas, tumanggap mula sa Diyos ng pagpapala, and at the same time, tayo po sa buhay na ito ay namumuhay dapat po sa pamamagitan ng God's grace. So ano po ba ang grace? Unang-una po, grace is about divine exchange. Yan po yung sinasabi ng 2 Corinthians chapter 8, verse 9 ng ating Panginoong Jesus. Sabi po dyan na kahit na mayaman ay naging dukha upang tayo na mahirap o dukha ay maging mayaman sa pamamagitan niya. So ibig sabihin po pala, nagkaroon ng tinatawag na divine exchange. At sa pamamagitan po ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo ay tinatamasa natin ngayon yung kayamanan at kasaganahan ng kanyang biyaya. Ang tinutukoy po dyang poverty, hindi lamang po physical o yung material poverty. Ang tinutukoy po dyang poverty ay yung pong spiritual poverty na meron po tayo nung tayo po'y makasalanan pa. At dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, ngayon naging sagana, naging mayaman tayo sa biyaya ng Diyos. At sa Isaiah chapter 53 verse 4 and 5, sabi diyan, He took our infirmities and carried our sorrows. Yung atin daw pong pain and sorrows ay dinala niya dun sa krus. At sabi, He was pierced for our transgression and bruised for our iniquities. Kaya it's okay na dalhin natin sa Kanya yung ating pong mga pains and sorrows, yung ating kasalanan, maging yung ating mga karamdaman. At doon po sa krus, dinala niya po yan at tinanggap niya po yung parusa para dyan. Kaya ang grace po ay ibinibigay ng Diyos sa atin yung Kanyang biyaya because of what Christ has done for us sa pamamagitan ng Kanyang sacrificial death. Dun sa krus ay tinatamasa natin ngayon itong biyayang ino-offer ng Diyos. Kaya napakahalaga po na it's okay na dalhin natin sa Kanya yung ating pong mga problema, yung ating mga kahirapan, yung mga nararamdaman nating pains and sorrows. Ang Diyos po ay mapagmahal. Ang Diyos po ay punong-puno ng pag-ibig at kinukuha niya po yan at Kanya pong ipinapalit sa atin yung Kanya pong forgiveness, yung Kanya pong righteousness, yung healing at yung riches na kailangan natin sa buhay na ito. Okay lang po yon. Pangalawang katotohanan po is grace is about receiving. Sa pamamagitan po ng grace ay tumatanggap po tayo. Sabi po ng isang quote, faith is the hand that receives what the grace of God has freely provided. So, kailangan po tanggapin lamang natin, ano po, wala pong ibang effort. As we believe, tinatanggap po natin yung biyaya ng Diyos. Naalala niyo po yung sinasabi sa John chapter 1 verse 12. Sabi dito, Yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. So nung tinanggap po natin si Kristo, kasama na po dun yung lahat ng masaganang biyaya na inilaan ng Diyos sa ating buhay as we believe in His name. Sabi nga doon sa John chapter 1 verse 12 at sa John chapter 1 verse 16, sabi rito, From His fullness, no, we receive grace upon grace, blessing upon blessing. At doon sa ginawa po nating pagtanggap sa Panginoong Hesukristo, entitled po tayo tumanggap, no, sa lahat ng masaganang biyaya ng Diyos. Kaya it is okay to receive. Yung iba po kasing mga mananampalataya, nahihiya po tayo sa Panginoon. Lagi pa natin sinasabi, hingi ako ng hingi sa Panginoon. Nakakahiya naman. Hindi po. In fact, sabi nga po sa Hebrews chapter 4, verse 12, Come boldly to His throne of grace. Di ba? Kailangan po huwag tayong mahiyang lumapit. It is okay to receive from the Lord. Kaya yan po ang magbibigay sa atin ng tunay na kapahingahan sa buhay na ito kapag nag-i-enjoy po tayo doon sa biyaya ng Diyos. Kaya yung pong sinasabi ng pangatlong point ko, no,
grace is about resting. Kasi gusto ng Lord makapagpahinga po tayo sa buhay na ito. Hindi tayo pagod na pagod, hirap na hirap sa ating mga struggles, mga problema. Gusto niyang dalhin yung ating mga pasanin. Yun po sinasabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 11 verse 28 to 29 na dapat ilagak natin sa Kanya yung ating mga burdens. Matuto tayong magpahinga sa buhay na ito at ipagkatiwala lahat sa Diyos. At alam nyo po, grace is for the weak and the undeserving. Lagi nyo pong tatandaan yan. Ang biyaya po ay para sa mga mahina at sa mga hindi karapat-dapat. At kapag tayo po ay nagpapahinga sa grace of God, masasabi natin yung sinabi ni St. Paul sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9 na His grace is sufficient for me and His power is made perfect in my weaknesses. So ibig sabihin, ganun pala ang dapat pamumuhay natin, ano po? At masasabi rin natin yung sinabi ni St. Paul sa 1 Corinthians chapter 15 verse 10 that I am what I am because of His grace in me, no? Kaya ganun po dapat ang buhay. Ibigay po natin sa Diyos ang lahat-lahat po ng ating mga alalahanin, problema, kahirapan, pagsubok, and learn to rest and receive from Him. So again, ito po si Pastor Jojo. Nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa Kanyang salita. Good morning!